Magandang hapon, mga bata! Magandang hapon din po. Ayan. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay mananalangin. O tayo muna itumayo sa saglit at tayo mananalangin. O sige na, pangunahan mo ang panalangin. Cassandra, ito ka sa unahan. Pakidampot ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga lamesa. Ayan. O, maupo ng tahimik at maayos. Sige na, patingin nga ng maayos. O, maayos ng upo, Nathan. Ayan. May liban ba sa ating klase ngayon? Wala. Ayan. Palakpakan ang mga sarili. Ayan. Bago tayo mag-umpisa, ay ano lang ang pinag-aralan natin nung nakaraan, natin mga pag-aaral? Arabel. Oh, ano daw po ang pandiwa? Ayan. Ang pandiwa ay tawag sa salitang kilos o galaw. Bago tayo mag-umpisa, oh, tayo muna ay magkakaroon ng sharing. Oh, sige nga. Yung mga masasayang karanasan ninyo. Sige nga, mag-share nga kayo. O sige, Flossy, ano yung masasayang mong karanasan? Yun na, kasama mo yung pamilya mo. Arabel, ano yung masasayang yung karanasan? Ano? Yes, Aliya? Ano po yung masasayang yung karanasan? Ano? O sige nga, Chriselle, ano yung masasayang yung karanasan? Ano daw? O sige nga, kayo, stand up. Ano daw? Ayan! Nung naglangoy daw sila. O sige nga, Nathan, ikaw nga. Ayan, nagpunta daw sa periyahan. Leslie! Ano daw? Nung namasyal daw sila. O, di ba nga, may kanya-kanya tayong karanasan. Ikaw nga, Alton? Na? Ayan, may pinuntahan din na masyal din. Sige na, Cassandra, ikaw naman. Party po kami sa nakasama ko po yung pamilya ko ng Pasko at bagong taon. Ayan, nung nakasama daw niya yung kanyang pamilya ng Pasko at bagong taon. Sige nga, Arnold, ikaw nga. I-share mo nga kung ano masaya mong karanasan. Ayan, nagpunta daw silang tanay. Ayan, o. Kasunod ko ang katanungan para sa inyo ay ano-ano yung mga hilig o interest ninyo gawain sa bahay? O, sige na. Ikaw, Alton. Ano-ano yung hilig mo? Mag-ano? Ayan. Ikaw naman, Cassandra. Ayan, very good! Ganyan dapat, lagi tayo tutulong sa ating mga magulang sa gawain bahay. Hani, sige nga, Aliya, ano yung hilig mong gawain sa bahay? Yung interest mo gawain? Ano daw? Ano yung interest mong gawain? Manood ng TV, tumulong sa magulang, ano bunso? Huwag magbali sa labas, napakagaling, oh, very good. Ngayon naman, ang sunod kong katanungan ay labing limang kong taon mula ngayon, ano kayang buhay nang meron kayo?
Ano kaya? Ano kayong buhay na meron kayo? Cassandra? 15 taon? Magmula ngayon, ano kayong buhay na meron ka? Masagana po at masaya. Ayan! Meron na siyang masagana at masayang buhay. Sige nga, Criselle, ikaw nga. Ano daw? Ayan, meron din siyang masayang buhay. Ikaw, Nathaniel. Ayan, very good. May trabaho na daw siya. Pagkalipas ng 15 taon. Ngayon naman, ay maglabas kayo ng papel at tayo ay may maikling activity. O, bago mag-umpisa, pakibasa muna ang gagawain. Pakibasa. Sige nga, pakibasa ng panuto, Cassandra. Sa langgulitan ang pagliwa ng makikita sa pangungusap. Ayan. Ano sabi daw? Losi, ano sabi sa panuto? Ayan. Ang gagawin nyo sa salungguhitan, ang makikita nyo pandiwa sa pangungusap. O sige na, gawa na. Gagawin lamang ito sa loob ng 5 minuto. Gawa na. Gawa na. Lahat ay gagawa ng tahimik at maayos. Lahat ay gagawa ng tahimik at maayos. Sasalubuitan daw ang pandiwa na makikita sa pangungusap. Tahimik at maayos, ha? Okay, tapos sa balahat? Nasalubuitan daw po ang pandiwa na makikita ninyo sa mga pangungusap. Nasalubuitan ang pandiwa na makikita sa pangungusap. O sige, nasagutan na natin. Sige nga, pakibasa nga. Number 1, Arabel. Ayan, nagluto daw si Ate Kara ng adobong ano. Pwede po nga makiguhitan kung ano dito ang sumpandiwa? I-check ang gawa ng katabi. O, sige, palit ng papel sa katabi. Palit ng papel sa katabi. O, yung pangalawa bilang. Sige nga, Alton. Basahin mo nga, Alton.
Tayo. Ayan. Nagwali si Ara sa kanilang bakuran. Pwede mo pagguhitan kung anindiyan ang pandiwa. Tama ba ang sagot ni Alton? Ayan. Talakpakan. Oh, sige. Sa pangatlong bilang. Leslie. Basahin mo nga ang pangatlong bilang. Kumakain ang saging si Ariana. Oh, buhitan mo nga kung hindi yan ang pandiwa. Yan. Sa pang-apat na bilang, Nathaniel, basa. Tayo po. Ayan. Si Sara ay kakanta sa piyesta sa baryo. O, buhitan mo nga ang pandiwa sa pangungusap na iyan. Ayan. Tama ba ang sagot ni Nathaniel? Okay. Ayan. Bago tayo mag-upisa ay, ang pag-aaral na natin ngayong araw ay aspekto ng pandiwa. O, ano daw po yung aspekto? Ano daw po ito? Pakibasa nga po ng lahat. Pakibasa po ng lahat ang aspekto ng pandiwa. O, ito po muna ay aspekto. Ano po ito? O, pakibasa nga po lahat. Ito ay napapakita o kaya sabihin po, ang pag sinabing aspekto, ito ay nagpapakita kung kailan nangyayari ang kilos. Naiintindihan na po, alam na po anong aspekto. Ayan. O sige po, ang pag-aaralan po natin ngayon ay aspekto ng ano daw po? Ayan, aspekto po ng pandiwa. Pakibasa nga po. Ang aspekto ng pandiwa. O sige nga po, o, dito muna sa una. Aspekto perspektibo. Lahat ito ay nagsasaad na taos lang ang kilos. Lahat tumaas. Ayan. Ibig sabihin, pag sinabi natin aspektong perspektibo, ang kilos ay ano daw? Nagadap na. O halimbawa, magbigay ka na halimbawa, Cassandra, ng aspektong perspektibo. Nagluto. Ibig sabihin ay, tapos nang magluto si Cassandra. Ayan. Isa pa halimbawa, closing. O sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa ng aspektong perspektibo. Nagwalis. Ibig sabihin ay, nakapagwalis na si Losi, ayan. Naganap na, tapos na siyang magwalis. Sa aspekto perspektibo o imperfectibo, basa po, basa lahat. Aspekto imperfectibo, nalala. Ito ay nasaan ang nangyayos o kadaw halimbawa. Ayan. Ibig sabihin po na aspekto imperfectibo ay kasalukuyang nangyayari. Halimbawa, so ito nga, Alton, magbigay ka nga ng halimbawa. Ayan, naglalaro. Ibig sabihin ay kasalukuyang naglalaro si Alton. Isa pang halimbawa, Nathaniel. Nagsusulat. Ibig sabihin ay kasalukuyang nagsusulat si Nathan. Naiintindihan na po kung ano aspekto ng imperfectibo? Opo. Ayan. Kasunod po. Aspekto ng imperfectibo. Mara na ito ang sasaan ng kilos o halaw. Hindi pa ang larari o nagbabatak ng halimbawa. Lalaka at sasayaw. Ayan. Ibig sabihin po, pag sinabi natin
aspekto kontemplatibo, ito ay magaganap pa lamang. Hindi pa nangyayari ang kilos. Magbigay ka nga ng halimbawa, Crisel, ng aspekto kontemplatibo. Ano po? Ano pong halimbawa ng aspekto kontemplatibo? Ano po? Magwawalis. Ibig sabihin, si Crisel ay magwawalis pa lamang. Hindi pa niya ginagawa yung kilos. Gagawin niya pa lamang. Magwawalis pa lamang. Sige nga, magbigay ka pa nga ng isang halimbawa, Arabel. Ayan. Tatakbo. Ibig sabihin si Arabel ay tatakbo pa lamang. Hindi niya pa nagagawa yung kilos. Tatakbo pa lamang siya. Naiintindihan na po lahat. O sige nga, ano na nga pag sinabing aspektong perfectibo, ano na nga daw po yun? Naganap. Ano daw pagka naganap? Ang kilos ay? Tapos na, nangyari na. O sige, magbigay nga kayo ng halimbawa. O isa pang halimbawa, kung talagang alam na. Leslie, halimbawa ng aspektong perfectibo, naganap na. Halimbawa, nagbili. Ayan, ibig sabihin si Leslie ay nakabili na, tapos na ang kilos. Pag sinabing aspekto o imperfectibo, ano na po yun? Nagaganap. Anong ibig sabihin? Ayan, ibig sabihin ay kasalukuyang nangyayari ang kilos. Sige nga, halimbawa. Halimbawa, Flossie, magbigay ka nga ng halimbawa ng nagaganap. Aspektong imperfectibo. Nagwawalis. Kasalukuyang nangyayari. Aspekto kontemplatibo, ano daw po ito? Magaganap. Ano daw po? Magaganap. Magaganap pa lamang. Sige nga, Anton, ano daw? Kakanta. Kakanta, yan. Ibig sabihin, si Anton ay kakanta pa lamang, gagawin niya pa lamang yung kilos. O, ilan ang ating aspekto ng pandiwa? Ilan? Ano na ano po iyon? Aspekto perspektibo, aspekto perspektibo, aspekto kontemplatibo. Alam na po ba lahat? Malino na po ba sa ating pong ano-ano ang aspekto ng pandiwa? Alam na po ba lahat? Oo. Ayan. Ngayon naman ay tayo ay may pagsasanay. O, ilabas ang papel at tayo ay may gagawing pagsasanay. Ilabas ang papel ng tahimik at tayo ay may gagawing pagsasanay. Ilan na nga ang aspekto ng pandiwa? Tatlo. Ano-ano daw iyon? Ano-ano daw po? Aspekto perfectibo, aspekto imperfectibo, aspekto kontemplatibo. Ngayon ay alam na natin ang tatlong aspekto ng pandiwa. Ngayon ay igugrupo ko kayo. Ang unang grupo ay ito. Sa lamesang ito, ito ang unang grupo. Naiintindihan po. Pangalawang grupo ay ito. Ang ating activity ay gagawin lamang po sa loob ng 5 minuto. Lahat po ay gagawa, ha? Lahat po ay gagawa. Lahat ay gagawa. Tulong-tulong po gagawain. Nang madali po kayo, ha? Ito po. Sige nga. Pakibasa po ng lahat ng panuto. Sige po, umpisa na. Kung sino po yung unang grupo na matatapos ay siyang panalo. O sige po, sa isang papel lang po ang isasagutan. Ito po, lahat po kayo. Tulong-tulong po, tulong-tulong. Tulong-tulong. Tulong-tulong kayo. O sige, isang papel lang. Isang papel lang ang gagamitin. Pag po tapos na, ang gagawin
kayo, lahat ng inyong mga kagrupo, naiintindihan po? Naiintindihan po? Okay. Ayan, tapos na ang pangalawang pangkat. Sige nga, tingnan nga natin. Tapos na. Punta po kayo sa unahan at pakitain yung sagot. Basahin at saka banggitin ang inyong sagot. Sige nga po, yung pangalawang pangkat. Punta po dito sa unahan lahat. Ang angkop na pandiwa sa bawat pangungusap? Oo. Ayan.
Ngayon naman ay tayo ay may pagsusulit. Ilabas ang papel at tayo po ay may sasagutan. Ilabas ang tahimik at tayo po ay may gagawing. Na ba? Oo. Sige. Kung tapos na lahat, ay magpalit na kayo ng inyong papel sa inyong katabi. Makipagpalit ng papel sa inyong katabi. At ating sasagutan na kung tama ang inyong mga sagot. Palit na po ng papel sa inyong katabi. Nakapagpalit na ba lahat? Palit na po ng papel. Palit na po ng papel kung tapos na po lahat. Tapos na po lahat? Tapos na ba lahat? Makapagpalit na ba lahat? Papel.
kalindihan ng pandiwa? Basa nga lahat? O, tama ba? Tama. Ayan. Okay, sige, chikan. Chikan ang sagot ng katabi kung tama ang sagot. O, pangalawang bilang, Flossy. Basa. O, sige. Buhitan mo nga kung alin di yan ang pandiwa, ayan. Tama ba ang sagot ni Flossy? Tama po? Sige nga, basahin nga ng lahat. Ang pusa ay humiga sa alalim ng bako. Pangatlo. Kami ay naglakad kahapon. Ano daw po? Kami ay naglakad kahapon. Oh, sige nga, Nataniel. Buhitan mo nga kung anong di yan. Pang-apat. Basa lahat. Ayana ay masaya kumakain at tinapay. O sige nga, Crisel. Buhitan mo nga dito pa rin ang pandiwa. Tama ba ang sagot ni Crisel? Oo. O sige. Sa panlimang bilang, basa lahat. Sige nga, Arnold. Buhitan mo nga kung alin ang pandiwa sa panlimang bilang. Ayan. Tama ba sa lagot ni Arnold? Oo. Pang-anim na bilang. Basa lahat. Sandra, buhitan mo nga kung ano niya ang pandiwa sa pang-anim na bilang. Tama ba ang sagot ni Cassandra? Oo. O, sige. Pang-pitong bilang, basa lahat. O, sige nga, Leslie. Sagutan mo nga kung ano niya ang pandiwa. Buhitan mo. Sa pang-walong bilang. Alton, buhitan mo nga kung ano din ang pandiwa. Tama ba ang sagot ni Alton? Opo. Ayan. Sa pang-siyam na bilang, basa na lahat. O sige, Alton, pakikuhitan mo nga ang pandiwa sa pang-anim na bilang. Pansang mo bilang, basa lahat. Ang hamay ba matesa sa dalagin ang pulisan mo galing sa kanayitan. Sige nga, Arabel. O sige, ikaw. Alea, buhitan mo nga kung anong diyan ang pandiwa. Ayan. Tama ba ang sagot ni Alea? Oo. Ngayon may buhit na ang mga pandiwa sa bawat numero. Ngayon ay tutukuyin naman natin kung ano ang aspekto ng pandiwa ito. Sa unang bilang, basa. Ano po? Naglalaro. Ano po yung naglalaro? Ano po aspekto ng pandiwa ito? O sige nga, Cassandra, isulat mo nga.
naglalaro ay aspecto imperfectivo? Tama po ba? Sa pangalawang bilang? Humiga. Oh, ano daw po yung humiga? Ano daw po kaya ito? Aspecto. Oh, sige nga, Robin. Aspektong ano kaya yun?
Sulat mo nga kung saan kasali ang nagsulat, kung saan aspekto. Ben?
Ayan. Palakpakan ng sarili. Palakpakan natin. Sino nakasiyan na puntos? Sino? Walo. Sino po? O, pito. O, anim. O, lima pa baba. Ayan. Palakpakan ng sarili. Ngayon ay tayo ay meron takdang aralin. Bago tayo umuwi, ha? Meron tayong takdang aralin. Ito ay sasagutan sa bahay, ha? Hindi maglalaro hanggat hindi nasasagutan ang takdang aralin, ha? Sasagutan ito at ipapasa sa susunod nating klase. May natutunan pa kayo? May natutunan po? O ano-ano na kayo aspekto ng pandiwa? Ano-ano na nga po bago tayo matapos? O sige nga. Ano na kayo aspekto ng perfectivo? Ano daw iyon? Naganap. Tama. Very good. Ano naman yung aspekto ng imperfectivo? Nagaganap. Nagaganap. Ibig sabihin, kasano po yung nangyayari ang ilos? Ano may pangatlo? Ano yung pangatlo? Magaganap. Ano po? Magaganap. Ano pa yung ibig sabihin, yung isa pang ibig sabihin? Aspektong? Contemplativo. Ano daw po yun? Magaganap. Magaganap. Ibig sabihin ay? Mangyayari pa lamang yung ilos. May natutunan ba? Oo. Ayan. O sige. Bago tayo umuwi, ay tayo muna magdadasal. O sige, tayo na lahat. Tayo na, Alton, Nathan. O sige, pangunahan mo nga ang pagdadasal. Closing, bago tayo umuwi. Okay.